may mangilan-ilan pa rin po sa atin ang baka hindi alam mo, sadyang nakalimutan lamang ang kasaysayan po ng Puong Itim na Nazareno. At ngayong nalalapit na po ang kapistahan nito, ating sariwain ang ilan sa mahalagang parte ng kasaysayan nito. Panoorin po natin ito. Nakakabilib ang pagpapakita ng pagtatalaga at debosyon ng mga deboto ng Itim na Nazareno. Mahigit 400 taon na mula nang dalhin ang imahin sa bansa, buhat pa sa bansang Mexico. Kwento-kwento na nasunugraw ang imahin kaya naging maitim ang kulay nito. Pero ayon sa ilang mga pari, dark wood daw talaga mismo ang ginamit para ito ay mabuo. Pero alam ba ninyo na ang orihinal na katawan lamang ng imahe ang ipinuprosesyon? Ang orihinal na ulo ng puon, nakakabit sa replika na nakalagak sa loob ng Quiapo Church. Sa lumipas na taon, nadaragdagan ang bilang ng mga deboto. Iba't iba rin ang naging paraan upang mapalapit sa puon. Nariyan ang mga deboto upang humawak, humalik at magpunas ng panyo sa puon. Makita rin na walang sapin sa paa ang mga deboto bilang pagpapakita ng pamamanata at sakripisyo. Lahat tayo ay may pakiusap sa Diyos. Alam niya ang ating mga hiling at daing. Pero sa ngayon na may pandemya at wala munang traslasyon, patuloy pa rin nating ipakita ang pagmamahal sa Puong Nazareno sa sarili nating pamamaraan. At kaugnay po ng pista ng Itim na Nazareno ngayong taon, wala po munang traslasyon o prosesyon ng Itim na Nazareno sa Maynila. Ito po ay batay sa abiso ng MMDA at TNT Manila Police District at isasarado po ang simbahan ng Quiapo simula ngayong araw, 7 ng Enero hanggang sa Linggo, 9 ng Enero. Habang sarado ang simbahan ng Quiapo, magdaraos pa rin ng banal na misa ang simbahan para sa mga deboto ng Itim na Nazareno via online. Isasara rin ng Manila District Traffic Enforcement Unit o MDTEU ang ilang kalsada sa Enero 8 or January 8 para maiwasan ang pagpunta ng publiko sa simbahan ng Quiapo, Santa Cruz at San Sebastian sa Maynila. Magpapatupatid ang rerouting ng mga sasakyan sa nasabing mga lugar.